Mahimbing na natutulog ang grupong ito sa isang silid. Maya-maya, sisilip ang tila umiilaw na mata ng isang daga. Ilang beses nagparot-parito ang daga, sumusuot sa higaan at una ng mga walang kamalay-malay na natutulog. Maya-maya pa tumalon ang daga sa tiyan ng isang lalaki. Sa gulat, nagising ang lalaki at nagkandara pa sa pagkataranta. Ang daga napatalon-tuloy sa mukha ng isa pang natutulog. Napabangon silang dalawa kaya nagising na rin pati yung natutulog sa ibaba. Naalimpungatan ng isa, inakala yatang may kaaway siya kaya nang hampas ng unan at umambang manununtok. Sa huli natakasan silang lahat ng istorbong daga. Nitong Pebrero lang, may nakita ring daga na tumambay sa escalator ng isang mall sa Divisoria, Maynila. Ang mga dumadaan, hindi tuloy malaman kung paano sila makakababa sa escalator. Yung daga kasi tumatalon pa. Dahil dyan, agad ininspeksyon ng Sanitation Division ng Manila City Health Office ang mall. Ilan lang yan sa mga nag-viral na pag-eksena ng mga pesteng daga sa Kamaynilaan. Walang malinaw na datos kung gaano sila karami at kung saan ang kanilang mga kuta. Pero isipin nyo na lang ito. Ayon sa World Health Organization, ang isang daga ay pwedeng manganak ng 10 hanggang 12 beses taon-taon. Sa bawat panganak, 7 hanggang 8 bubuit ang pwedeng iluwal ng nanay na daga. Kaya kung susumahin ang isang nanay na daga pa lang, makakapagdagdag na ng 76 na bubuit taon-taon. Sabi ng Quezon City Health Office, ang kawalan ng kalinisan sa kapaligiran may direktang epekto sa pagdami ng mga daga. May kinalaman sa environmental sanitation. Number one yan kasi mga daga. So malaking kinalaman ng kalinisan pa rin. Bukod sa perwisyo, sakit din ang dulot ng mga pesteng daga gaya nga ng leptospirosis. Ayon sa Center for Disease Control o CDC ng Amerika, daga rin ang pinagmumula ng hemorrhagic fever with renal syndrome, lassa fever, salmonellosis at plague. Para makaiwas, napamugaran ng daga ang inyong tahanan. Sabi ng CDC, mahalaga ang pagpapanatiling malinis sa inyong kapaligiran, lalo na ang lugar kung saan tayo nagluluto. Ang mga pagkain dapat nakalagay sa selyadong mga lalagyan para hindi makaakit ng daga. Huwag ding hayaang nakatiwangwang ang mga mumo o yung mga tirang pagkain. At huwag mag-iwan ng mga maruruming plato at kubyertos sa lababo. Ang mga basurahan, dapat mahigpit din ang pagkakatakip. Kung may mga butas sa inyong tahanan na maaring pasukan ng daga, dapat daw takpan ang mga ito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.